buhay para mabuhay. Bilang isang kabataan, si David ay sumali sa isang gang na nagbebenta ng iba't ibang uri ng pinagbabawal na gamot sa Angola. Sila may 13 miyembro at siya ay bumibili ng mga ito para ibenta ng mga kasamahan niya. Kailanman ay di tumikim ng droga si David. Dahil dito ay inaakala ng mga kasamahan niya sa gang na iniisip ni David na siya ay mas mataas sa kanila. Kaya naman, siya ay kinumpronta ng kanilang gang leader. "Kung hindi ka gagamit kasama namin, bubugbugin ka namin," sabi ng gang leader. Walang nagawa si David kung hindi ang gumamit kasama nila. Ang kanyang pagpapakilala sa pinagbabawal na gamot ay nagsimula ng kanyang mababang buhay krimen. Hindi na siya iyong simpleng bumibili ng droga para dalhin sa gang. Napasali na din siya sa mga carjacking, pagnanakaw sa mga tindahan at sa mga tahanan. Sila din ay nagahasik ng takot sa Luanda, kabisera ng Angola, at ang mga pulis ay gumawa na ng mga hakbang. Sa maikling panahon, ang mga pulis ay nakapatay ng 12 sa kanyang mga kasamahan sa gang. Sa di maipaliwanag na pangyayari, si David ay nakaligtas. Parang walang nangyari. Si David kasama ang kanyang kaibigan ay nagbuo ng panibagong gang. Ngayon, siya na ay isang gang leader na lulong sa droga at krimen. Si David ay hindi proud sa napili niyang buhay na tahakin. Nakita niya kung paano patayin ng mga pulis ang 180 niyang tinuring na kaibigan. Siya din ay naaresto ng 40 beses at nahatulan ng 3 beses ng hukuman. Habang siya ay nasa kulungan ng 3 beses, narinig niya ang tungkol sa Seventh-day Adventist Church sa unang pagkakataon. Isang church member ay regular siyang dinadalaw at inaaralan siya ng Biblia. Ngunit noong siya ay makalaya, si David ay lumipat sa bahay ng kanyang tiyahin at kaagad siyang bumuo ng panibagong gang. Habang sila ay nang-hold up sa isang gas station, may hindi inaasahang nangyari. Isang security guard ang kanilang napatay. Noong nalaman ng mga pulis na siya ay naniniran sa kanyang tiyahin, sila ay dumating para siya ay patayin. Sa hindi inaasahan, siya ay nakaligtas. Siya ay natutulog nang dumating ang mga pulis at hindi nila nahagilap si David kahit na tinignan na nila ang lahat ng sulok ng bahay. Ang kanyang tiyahin ay takot na takot at sinabihan siya na umalis. Kaya naman, siya ay pumunta sa basement ng bahay ng kanyang ina. Ayaw ng kanyang ina na pangunahan ni David ang kanyang mga kasamahan sa gang palabas ng basement. Kaya dinala siya sa isang albularyo na nangako namang tutulog. Sa maikling panahon, ang spell ng albularyo ay gumagana. Sa 4 hindi gumamit si David ng kahit anong droga o gumawa ng kahit anong krimen. Ang kanyang ina at iba pang mga kaanak ay napakasaya. Ngunit sa 5, siya ay nanumbalik sa dati niyang gawi nang may mas kasiglahan kaysa dati. Parang wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Hanggang sa nakilala niya ang isang lalaking tinatawag ng lahat na pimp. Siya ay may tato sa buong katawan, sa kanyang pangalan at itsura. Mukha siyang isang gangster katulad ni David. Isa siyang Seventh-day Adventist. Isang araw, pinabasa ni Pimp kay David ang Romans chapter 8 verse 3 na may sabing, "Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos." Nung marinig ni David ang mga salitang iyon, isang malalim na pagnanasa ang tumubo sa kanyang puso na maging isang anak ng Diyos. Siya ay napaisip kung ang Diyos ba ay may magandang plano din sa mga taong katulad niya. Si David ay nagsimulang magbasa ng Biblia kasama si Pimp. Sa kanilang pag-aaral, kanyang natutunan ng tungkol sa Diyos at kanyang napagtanto na mahal lahat ng Diyos pati ang mga katulad niyang namuhay bilang isang kriminal. Kanyang nakita na namatay si Jesus para sa kanya. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John chapter 3, verse 10. Ang kanyang buhay ay nagsimulang magbago.
siya ay nagdesisyon na gusto na niyang mamatay. Gusto na niyang mamatay ang kanyang buhay sa nakaraan at muling ipanganak kay Kristo. Inialay ni David ang kanyang puso kay Kristo at nagpabinyag sa Seventh-day Adventist Church noong 2013. Ngayon, purihin ng Panginoon, siya ay nag-aaral ng pagkapastor sa Mozambique Adventist University. Ang kanyang mga kamag-anak, kapitbahay at mga kaibigan ay pinuna ang kanyang naging desisyon ni David na sundan si Kristo. Pero wala siyang pakialam. Ang nais niya lamang ay paglingkuran si Jesus buong buhay niya. Ang puso niya ay kay Jesus at panalangin niya na siya ay gamitin ng Panginoon na maggabay ng ibang mga puso patungo sa Panginoon, kasama ang kanyang pamilya. Parte ng 13th Sabbath Offering, 3 taon na ang nakaraan, ay tumulong sa Mozambique Adventist University kung saan nag-aaral si David, na magkaroon ng mga bagong classrooms at mga kagamitan. Maraming salamat sa inyong offerings. Ngayong quarter, ang 13th Sabbath Offering ay tutulungang maisagawa ang 4 na proyekto sa bansa nila David, ang Bansang Angola, kasama ang Seventh-day Adventist na paaralan sa Luanda, malapit kung saan siya nanirahan. Maraming salamat sa pagpuplano ng isang mapagbigay na handog.